Oh, hi guys! Good evening and welcome back ulit sa ating YouTube channel. This is again your sister from the Wati family. And magluluto pala tayo ngayon guys ng chicken adobo. Ayan, minarinate ko na siya kaninang umaga pa to. I mean, tanghali siguro guys mga around 11 ganun yung pagmarinate ko. Sibuyas and black pepper. Ayan. Ito lang ang ingredients ko kasi ito ay may silver swan soy sauce, vinegar, red chili powder, tinlagyan ko para malamis na miss, asin, and sugar. Yun yung nilagay ko, and magic syrup. So, hindi na ako maglalagay ng chicken, chicken cube, kasi naglagay na ako ng magic syrup, guys. So, ngayon, ang gagawin ko ay ipituhin ko na lang siya. Galaw natin ng konti, ah. Yung tripod ko kasi sira. Yan, pasensya na kayo sa kawali namin na maitim guys. Ano kasi talaga yan guys. Gawa siya sa oil. Mahirap talaga siyang linisan. Although meron kaming pampaputi ng ng mga kawali or kawali or kaldero. Pero eto, hindi talaga siya pumuputi. Ganyan talaga siya guys. Kahit kuskusin mo siya ng paulit-ulit. Once na nadikitan siya ulit ng oil, ganyan siya ulit. So, ang gagawin ko, guys, ay ipiprito ko lang konti ng half-cook etong chicken. Wala ng oil. Nasa loob yung oil. Minuhal tayo dito ay ire-ready na natin yung para sa roti. Si Babu at si Sha nag-aalaga, si Bayaw, si Milko at si Sanjo ay nagpe-prayer. So, sabi ni Mil, konti lang daw ang lulutuin niya roti dahil ay magluluto daw siya ng black roti. Magtubig. Yung langis. So, eto na guys. Lalagay na natin ang chicken. Eto muna. Tumapaltik guys. Boom. Ayan guys, tapos tatanggalin na natin. Pwede na yan. Mukhang. Ito siya na yung extra. So, etong pang-marinate ko, guys, ay mamaya gamitin pa yan natin. Sayang kasi. So, eto na yung chicken. Prinito ko lang siya ng konti. Hindi siya half, guys. Basta na-prito lang siya ng konti. So, eto na, guys. Na-prito ko na yung para sa adobo natin. And then, yung roti ay ready na. So, ang lalagay ko na ngayon, guys, ay sibuyas. Medyo nasunog yung kawali sa pinag-prituhan ko ng adobo. Sana hindi siya mapait, guys, kasi hindi ko na hinugasan. Bala na si Batman. Di ko alam kung maglalagay pa ba ako ng luya. Ma'am, adrak he! Ano?
Naglalagay ata ako ng luya, guys. Naglalagay ko. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, sis Noor. Mukhang natunog man ito, guys. Ito siya, guys, at tinanggal ko. Si Babo advertisement siya, guys. So ngayon, ang ilalagay ko, ito na. Chicken. Imba mo? Wait lang, guys, ha. Siguro hindi na ako maglalagay ng oyster sauce, guys. So, ngayon, ang gagawin ko ay lalagay ko na to. Nagmarinitan ko. Tapos, guys, maglalagay ako ng tubig konti. Para mapalambot ko siya. And then, tatakpan na natin. Yan. Ilagay ko na rin itong ano, black pepper. Dire, dire, dire-san! Ayan, so, gagawa ko lang ako ng roti, guys, ha. Gagawa ako ng cute na roti. Kasi yung roti ko kagabi at saka kanina, guys, malalaki. Pagpabilisan kasi, pag wala na ako masyadong time, malaking roti yung ginagawa ako. Kasing laki ng plato. Pero pag may time ako, maliliit na roti siya, which is gustong-gusto ng aking biyanan. Cute daw. So, saan na ba tayo, guys? Ayun, so dito, sa India, pag Ramadan, every Friday, guys, yung damit na susuotin ay bago. Hindi naman as in na bago. Pag may mga damit ka na nasuot mo na, pero bago pa rin siya, pwede mo namang suotin yun.
Pero karamihan sa kanila, guys, pinaghahandaan nila yung Friday ng Ramadan dito. Kailangan bagong damit yung susuotin. So, ano siya, guys, bala kong bilhan si Ate siya nini. Although, nabilhan na siya ni Hipag, pero pang-Eid niya yun. 2 days ago, pumunta si Hipag ng Bajar, sila ni Big Sis. So, ano, pang-Eid niya yung nabili. Hindi ko alam kung babayaran ba yun or libre ba yun, pero babayaran ko yun kay Neil. Tatanungin ko siya kung magkano. So, sabi ni Papa Kabil, huwag mo nang bilhan si Sean kasi para daw ay, ano siya, madala. Kasi guys, naalala nyo ba yung kinuwento ko sa inyo, guys, na kinakagat-kagat niya yung damit niya para siyang, ano, para siyang daga. Doon yon. Kaya sabi ni Papa Kabir, hindi daw siya marunong mag-value ng mga ano niya. Hindi niya pinapahalagan yung mga gamit niya. Kaya hayaan daw muna na matuto. Sabi ko, bata lang yan, oy. Sabi niya, hayaan mo muna na matuto siya. Tapos, ano siya, guys, tawag doon. Yun lang nga, hindi kami nakapunta, hindi kami natuloy doon sa bahay ni Big Sis, guys. Dahil ay, ano na, wala na masyadong time. Dahil si Babu, nung mga time na yon, si Babu ay natutulog, mga around 2 PM na, guys, natutulog si Babu. Eh, naawa naman ako, gisingin siya. Kasi pag ano na, guys, atuna siya, pag tuna, eh, pagpunta namin doon siguro, usap-usap pa, upo-upo pa. So, mga 3 na kami makakapunta ng bazaar. Eh, 4:30, kailangan na magluto ni Big Sis. 5, ganun. So, alam nyo naman, ang bazaar malayo, lakad-lakarin. Eh, hindi namin kailan kami makakabalik. So, yung Ramadan, guys, dito ay Monday na. Pero, hindi ko alam, baka late itong ma-upload natin itong video natin. So, dito pag Ramadan, naghahandaan nila. Pero namimiss ko rin pa rin ang Pilipinas kasi iba pa rin ang pakiramdam ng malayo sa pamilya. Yung salo-salo kayo kumain. Kasi dito hindi kami salo-salo kumain, guys. Eh, iba yung lalaki, iba yung babae. Sila, Mil, salo-salo sila. Kami lang ni Papa Kabir ang nagkakasama, si Sean. Tapos maya-maya pag malaki na si Babu na yung kasama namin kumain. Nasunog kanina yung ano ko sa pag-aayos ko ng mic na hindi pala wala palang sound. Nasunog yung roti ko kanina. So, nag-adobo na ako ngayon ng chicken ko, guys. And then, rice na lang ang lulutuin ko. Although, may rice naman na natira. Pero, ano, lasang panis na siya ng konti. Initin ko lang yung konti. Sayang, guys. Ay, huwag tayo mag-aksaya. Di pa naman siya as in na panis. Yung ano lang yung parang 2 araw na kasi yun nasa labas, guys. Eh, malamig naman dito. So, iinitin ko lang siya mamaya. Ipapatong ko lang siya sa bagong kanin na mainit-init. Konti lang yung roti ko nalulutuin. Kasi si Mil ay magluluto doon ng black roti. Kaya, hoy, put properly, hoy! Aja. Put properly. Put the roper. Put in the basket. Basket to, not in dirty basket. They're inside of room. Ano nyo si Ate siya nining, guys. Tinuturuan ko yan siya lagi. Para hindi siya umasa lagi, guys. Sa ano, sa iba. Para hindi siya matutong umasa sa iba. Tinuturuan ko yan lagi si Ate siya, guys. Na mag-ayos ng mga gamit niya, maglagay sa tamang lagayan para hindi siya runong umasa sa iba. Sarap ng adobo ko. Red color. Ha. Tingin ko hindi na ako maglalagay ng ano yun, guys? Luya. Kasi masarap siya. Kasi yung pinanood ko lang naman to sa YouTube. Hindi talaga ako magaling magluto. Pero
Nanonood ako ng mga tutorial kung paano. Nanonood ako ng mga recipe sa YouTube. Kaya, naging marunong na rin ako sa panahon kasi ngayon, guys, ay wala nang mahirap lutuin. Kasi, pag kumpleto naman yung kasangkapan mo, ngayon makikita mo na lahat sa YouTube kung paano lutuin siya. So, siguro guys, lalagyan ko siya ng sabaw-sabaw. Pero hindi pa yung luto yung mano, kayaan ko lang muna na lumambot pa siya ng konti. Tapos na magluluto na ako ng kanin. Pakita ko sa inyo, wait lang ha. Ali kayo guys. So, i-check na natin ang ating niluluto na adobo. Ayan. Amoy pa lang. Ulam na guys. Chicken adobo, Filipino style. Ayan. Papakainin ko mamaya si Ate Shanining kung ano yung reaction niya. Although nilagyan ko siya ng red chili powder pero hindi siya maanghang guys. Luto na yan guys. Yes, it's luto na oh. Luto na yan. Pwede na yan. So, takpan ko lang siya muna mga 5 minutes. Ayan. Tapos, luto na yan. Tapos, ano pa ba yung ilalagay ko? Wala na. Kompleto na, guys.